recreation, when true to its name, recreation tends to strengthen and build up, calling us aside from our ordinary cares and occupations. It affords refreshment for mind and body, and thus enables us to return with new vigor to the earnest work of life. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga mananood, atin pong simula ng programa sa isa pong panalangin. Amang Banal, maraming maraming salamat po sa inyo pong lubos na pagmamahal po sa bawat isa po sa amin. Pinupuri po namin kayo at binabalik po namin, Ama, ang lahat po ng paggalang sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa walong utos ng pangkalusugan. Salamat po, Ama, sa mga viewers ng Kaalamang Pangkalusugan. And we are praying, Father, that you bless each and every one of us, especially those who are in need, Father God, of knowledge, of wisdom, of enlightenment, especially, Panginoon, sa walong utos ng pangkalusugan. Alam po namin, Ama, na kayo lamang po ang makapagbibigay po sa amin ng conviction, ng guidance, and most especially, Lord God, ng strength para tanggapin, Panginoon, at sumunod po sa inyo pong mga pinag-uutos. Gabayan niyo po kami sa programa namin ngayon at ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, especially Panginoon, ang mga manonood at taga-subaybay po ng programang ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, pinag-usapan nga po natin last week ang tungkol po sa good fats at bad fats. Ngayon naman po ay pagpapatuloy natin, paano naman kaya natin, mga kaibigan, sisimulan na talagang maalis na ang mga hindi kaaya-ayang taba sa atin pong katawan. Ngunit bago po yan, mga kaibigan, bumati muna tayo sa atin pong mga kaibigan na nanonood po sa atin ngayon all the way from Thailand. Sabi ni May Celestre, God bless your program, praying for the message. Help me God to respond to the call for the change of diet. We will pray for you, Sister May Celestre. Ito naman, Doc, sabi ni Ritz de Veluz. Happy Sabbath po. I'm so blessed po sa programang ito. Maraming salamat po. Jolly Shago Rowaya. Magandang hapon po. Happy Sabbath. Watching from Mawab, Davao de Oro. Yan po. Hello po sa inyo. Sabi naman ni Jonisha Songyo Wagis. Watching from Bagong Sikat, SDA Nara, Palawan Church. Salamat sa napakagandang health ministries ninyo, Dr. Tam and Ma'am Gladens. God bless us all. Sana masunod natin ang 8 laws of health. Nakot, yan din po ang atin pong panalangin. Ito po, sabi naman ni Cheryl Astrero Alida. Blessed Sabbath po. Watching from Enlac. Hello po dyan po sa inyo sa Enlac, dyan po sa Norte. Ayan, ito naman. Sabi naman ni, nagpapabati lang sila, Sister Yoli Fuentes, Lita Paderon, Uzel Perdigueros, Marlin Salcedo Bandilla, Nora Pasco Fiedacan, at ito naman, sabi naman ni Marilyn Podador Moreno Aisma, God bless your program. We love both of you. We are watching here in Santa Rosa every Saturday 4 p.m. Naku, yan po ang prayer. Sobra yan ang prayer talaga ni Doc. Na every 4 p.m. pag pumatak po ang alas 4, nasa church po kayo, buksan nyo po ang inyo pong mga television sa GISA Channel 37, or kung meron po kayong internet sa pinaka-church, ay buksan nyo po ang inyo pong Facebook page or ang inyo pong YouTube channel para po mapanood nyo po ang Kaalamang Pangkalusugan. At sabay-sabay po natin sundin ang walong utos ng pangkalusugan. Ito naman, sabi niya, my mom is already 94 years old. We like fruits and vegetables. Ayan, we praise God. May example na tayo. Yes, ayan. Thank you so much po. Ito naman, sabi naman ni Mina Almasco, good afternoon po, Doc Tam and Sister Gladens, at sa lahat ng viewers ng Kaalamang Pangkalusugan. Salamat po. Johan Gulchano, good afternoon everyone. Happy Sabbath. Gulchano family is watching. Thank you so much po. And ito naman, sabi ni Jesus Gakasa, watching from Cuyo, Palawan for your very informative program. Praise God and God bless. Ayan. Ito naman, hi lang kay Lule Faith Banta Regente, Rose Arrogante, Christy Pesigan, Josie Ganden, Analisa Villasan, Rosalinda Marasigan, Ray Ligan, Cecil Torno Peterson, and Christy Zacarias. Ayan, maraming maraming salamat po. Alam mo, Doc, puno tayo ng questions ngayon pa lang, no, sa ating simula pa lang ng program. At meron tayong mga ilang katanungan na bigyan na nating pansin, Doc. Yeah, actually, very excited din naman yung maka-encounter tayo ng iba't ibang mga katanungan. Yes. But anyway, so exciting to realize that we are receiving those kinds of positive
comments. Comments. Mm-hmm. And I am giving it back the special appreciation for supporting this Kaalaman Pangkalusugan. But anyway, pretty soon we will probably be announced yung tinatawag na unang-unang gathering ng Kaalaman Pangkalusugan. Yes. Na lahat ng viewers natin all over the country ay pwedeng mag-join at mag-i-issue tayo ng tinatawag na membership card ng Kaalaman Pangkalusugan. Amen! Ayan! Para in that way, alam natin yung mga supporter natin. Mm-hmm. At lalo natin mapagtibay at maparami yung revival and reformations within the church to promote this helpful living. Kaya sabi ko nga, siguro kukuha tayo ng malaking venue and pretty soon i-announce natin ito. Yes. Siguro maganda siguro magkaroon tayo ng yung tinatawag na bilang ayun ng mga willing na pumunta rito sa Kamaynilaan. At dito yung sentro. At kung marami naman, ay siguro okay naman siguro kunin natin ang kuneta. Ayan. O sa dome. At dito ay whole day tayo na magkakaroon ng programa. At kasama na rin siguro dito yung participation ng mga iba't ibang uri ng putahe ng iba't ibang vegetarian. Amen. Para in that way, yung mga gustong mag-get involved ay hindi mahirap na mag-change ng lifestyle. Yun. Okay. Para may guide sila, no, Doc? Yeah. Okay. So, maraming salamat po, Doc. And also, sa ating pong mga manonood, kung meron kayong katanungan or interesado po kayo, dito po sa gaganapin po na future major event po para ng gathering. Para mag-invite tayo ng mga non-Adventist people. Yes, na mga vegan, vegetarian sila. And who knows, baka maimbita natin si Barbara O'Neill. Ayan, totoo din, Doc, di ba? Ayan, yeah. Okay. Sige, sa atin pong mga manonood, simulan po natin yung programa natin sa mga katanungan nyo na aming pong sasagutin dito. O kaya si Neil Needley. Ayun, yes, totoo yan, Doc, yeah. No? Ang ating ibang mga resource persons po. Alam mo naman mga Pilipino, di ba? Pag may imbitang foreigner, talaga namang excited sila. Totoo din, Doc. Ayan. Ito na, Doc, ang unang tanong natin sa atin pong mga manonood. Meron po bang natural na gamot sa epilepsy? Salamat po sa kasagutan. Actually, wala namang problema eh. Lagi na lang meron tayong solusyon. Mm-hmm. Kaya nga last week, nung diniscuss natin about yung essential fats, ay talagang isang uri ng tulong ito sa brain. Kahit Alzheimer, Parkinson, talagang karamihan ay nakukulang ng ganong uri ng material. Plus, kailangan natin mga nutrients na maiwasan yung ganong seizure, yung dalas ng pagyanig ng... Ang hirap kayang tingnan. Yes, pag ina-atake ka. Diba? Isa nga yung sa science of nutrition, after learning so many things about that kind of abnormality, people don't even realize that they develop that kind of problem mainly because they are not getting enough or they are not getting anything out of the natural way, especially considering the importance of using vitamin B6 yes. And also magnesium and vitamin E. And I am encouraging everyone to realize that when we talk about nutritional therapy or natural medicine, we should always remember na hindi po pwede mong kakaligtaan kung ano yung wala sa loob ng katawan mo. Totoo. Kaya katulad ng B6, magnesium, vitamin E, saka itong manganese taurine, ay merong tinatawag na participation to. Hindi po pwedeng involve yung lahat ng healing ability ng body mo o mag-repair kung walang tinatawag na material na dapat ilalagay mo sa katawan mo. Kaya we must be thankful enough, especially the science of what you call it, technology, that the leading professionals of today are now realizing that the major problem, the major reasons why people are developing that kind of disease mainly by not getting that kind of material. Totoo, Doc. Kasi hindi po ito basta-basta nakukuha natin sa ating katawan or pinoproduce. Kailangan problema, natin kunin problema kasi, sa pagkain. For example, bibigyan ka ng relief. Pipiliting pigilan yung normal ability ng body mo para ipakita may problema ka. Mm-hmm. And later on, magiging dependent ka na. Pero yung side effect, lalong marami yung problema. Kaya buti na lang, nalaman natin yung omega-3, fatty acid, and so on, ay mayaman ito sa tinatawag na bahagi na tungkol dito na nakatutulong dito sa mga may epilepsy, lalo na yung omega-3 fatty acid. Yun, okay. Thank you so much. Ang dami much, naman no? Flaxseed oil dyan. Totoo, Doc, di ba? Kailangan wala talaga. Akong, wala naman akong ganyang uri ng problema eh. Talagang everyday, talaga naka-ready lahat eh. Mm-hmm. Bakit kailangan mo pang magkasakit bago magkaroon ka ng epilepsy? Saka yung puyat. Yes, so yun. At yung tinatawag na masyadong close yung mata natin sa
gadget. Yes, ayan, sa gadgets din talaga. No? Alam niyo po sa atin pong mga manonood, yung binanggit kanina ni Doc, this is according sa atin pong ano, natural approaches to epilepsy and also natural library ng medicine natin. Kasi most of the time, Doc, di ba, kapag kunyari, yung ibang mga tao, ang pinaka, hindi ko masasabi na last resort kasi pag pupunta tayo sa hospital, tapos na-diagnose tayo na may ganitong case tayo na epileptic or may epilepsy tayo, minsan ang sasabihin ay, ito yung treatment. Tapos, if ever na gusto nyo talagang mawala, ganito, ganyan, surgery tayo. Okay, so, sasabi nila na may sanib. Ay, totoo din yan, Doc, yeah. Diba? So, ang hirap talaga kapag mga ganun, may mga pagka nagpunta sa probinsya, tayo. Albularyo, yes. Sasabihin ay merong naka-usog ba yun? O may sinasapian ng masamang espiritu. Yes, oo. Which is hindi, according sa Bible, wala pong ganun. Okay, ayan, di ba? Doc, talagang kaya kailangan talaga, alam mo yung brain natin, kailangan na-oxygenate din yun at the same time. Yes. And one of the best way to oxygenate the brain, we need to undergo regular exercise too. Mm-hmm. Because without doing anything, especially sa part nyo at part natin, kailangan talaga para ma-reach ng dugo na may nagkikerry ng oxygen, mm-hmm, kailangan mag-exercise. Amen. Totoo yan, Doc. Kaya may kantang mag-exercise tayo araw-araw. Yes, tuwing umaga. Plus, kumain ng masustansyang pagkain. Totoo yun, di ba? Yan lang naman kasimple. Wala naman tayong magic dito eh. Mm-hmm. We are not actually promising the moon and the stars. Yes. But to be honest, as long as we are doing our part, looking for something, mm-hmm, beyond, na ito yung tinatawag na binibigay sa atin ng Panginoon, mm-hmm, wala namang problema na hindi malulunasan pagdating dun sa regalo ng Panginoon na pangkalusugan na iyan ay nasa Etlos of Health. Amen. Ayan. Thank you so much, Doc. Sa atin pong mga manonood, we hope and pray na kayo po ay nasagot po yung katanungan po ng atin pong kapatid dito po tungkol sa epilepsy. Another question po, sabi naman ni Tranky Vergara, gusto ko pong malaman kung yung sinasabi niyong juice ay juice po ba talaga or blended siya? So it's a mixture. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, nabanggit po kasi namin itong tinatawag na true cleansing and deep cleansing. And this true cleansing and deep cleansing, it's a matter of yung pag-inom po natin ng atin pong mga juices. So it's a mixture po, mga kaibigan, ng atin pong mga juices na shinare po namin doon po sa atin pong episode. I think that's episode 144 and 145. So, ibig sabihin pala, Doc, itong pinag-uusapan natin ng mga juices, itong mga green juices or yung mga fruit juices natin, kailangan ay iinumin natin na walang asukal. Dapat if ever nalalagyan natin, hindi natin kaya yung talagang pinaka pait niya or ano niya, kailangan ang pangpatamis natin ay pineapple, yeah, o kaya yung atin pong ano yun, Doc, yung ating orange. Mayroon tinatawag na iba't ibang proseso eh. Mm-hmm. Sa Amerika, may mga certain procedure na ginagawa. For example, nagtanim ka ng birding gulay, for example, wheatgrass or barley, tinatanim yan. Yung iba ay pinatutuyo siya, dinadry siya. And then, saka bineblend in powder form. Meron naman, i-juice siya habang sariwa siya, and then paparaanin dun sa vacuum separator, and then siya separate yung pinaka-sediment niya, itatapon yung liquid part niya. Ito yung tinatawag na dalawang uri ng proseso. Pero one of the best, yung tinatawag na i-segregate mo yung liquid part, i-juice mo, nandun yung enzyme, protein. Ayun. Pero naman, dito sa atin sa Pilipinas, pag nagmamadali ka, pwede mo naman yung talbos ng kamote, yung okra, saluyon, mm-hmm, i-blend mo lang. Talaga i-liquify mo. Mm-hmm. Kasama yung fiber doon. Totoo. At meron naman iba, ginu-juice talaga. Mm-mm. May tanong ako, Doc, kasi nabanggit mo medyo mapapait yung medyo walang lasa at slimy po. Medyo, ang tawag doon, yung parang may laway, no? Yeah. Kumbaga yung ating saluyo tsaka okra. Ang tanong ko, Doc, for sure yung ating pong mga manonood ay tanong din nyo ito. Pwede ba yun haluan, Doc, ng pinya? Pwede. Ayun. Kasi ang pinya, you can combine it to any kinds of Vegetables. Ayan. And okay. Even fruits. Ayun. Thank you so much, Doc. But anyway, kailangan natin talaga na meron tayong ganitong uri ng iniinom sa araw-araw, instead na bibili ka nung kung ano nung mga process na inumin, bakit hindi natin tangkilikin ang sariling atin? Yes. Ito yung nakakapagpapabata. Kasi ang tawag dyan ay cellular food. Mm-hmm. Na diretso sa, kung tawagin nga dyan, stem cell food. Mm-hmm. Oy, totoo yun. Kasi diretso sa cellular level yan. Pampabata, yun yung stem especially cell. Especially pag may sakit ka, yun ang talagang kailangan nila. Dahil mahina na panunaw niyan. Yes. Kaya I'm suggesting that for people who are developing any kinds of disease, we must consider that kind of material we need. Mm-hmm. Para in that way, hindi na kailangan pang mahirapan ang ating tiyan. Kasi karamihan ng may sakit, mababa ang kanilang
energy level. Mm-hmm. Lalo na sa area ng Pantunaw. Yes, ayan. Ang, pero temporarily maganda yan. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa ating pong mga manonood. Kung meron din po kayong ibang mga katanungan, ay mag-message po kayo dito sa atin pong programa, mga kaibigan, upang masagot po namin ngayon. Ito naman, si Monzul Aguirre, sabi niya, okay lang po ba na yung coconut milk sa... Okay lang po ba na inumin ang coconut milk or coconut oil kung may hypertension ka? Kung akong tatanungin mo ay basta't moderate lang, temporarily. Pero at the same time, meron kang tinatawag na lifestyle diet. Ayun. Kunyari, inom ka nga ng coconut oil, kakain ka naman ng maalat, kakain ka naman ng karne. Mm. Eh, wala din. Parang niloloko mo yung sarili mo eh. Kailangan malaman mo yung cause. Mm-hmm. Kung ano yung dagihilan, o kaya napapakain ka ng mga processed food. Lalo, alam mo, malakas makapag-five blood yung mga chips. Oh, yes. Kasi salty siya, no? Tapos processed pa siya, Doc, di ba? Yeah. Ayun, okay. Gusto ko lang din dagdagan, no, Doc, sa atin pong mga manonood. Kasi last week, pinag-uusapan po natin itong tinatawag natin na amazing fats. At pinag-uusapan po natin doon yung unsaturated fats at saturated fats. At itong coconut milk or yung coconut oil po natin, nasa kategory siya ng saturated fat. So, ibig sabihin pala, kapag excess, katulad yung ina-example ni Doc, kailangan moderate yung pagkain natin noon or pag-inom natin noon. Pero pag cold press, talagang hindi dumaan sa mainit. Yes, ayan. Eh, hindi natin pwedeng ilagay sa under category ng saturated. Ayun. Pwedeng malagay siya sa category na unsaturated. Unsaturated okay, fats. Okay, ayan. Thank you so much. Kasi hindi man ako na high blood eh. Kilong kutsara ko minum ng coconut oil eh. Siguro yung iba siguro, Doc, dahil hindi pa nila alam or hindi pa sila well-versed doon sa cold press. May high blood na sila. Mali kinakain nila. Totoo. Napagbintangan lang yung coconut oil. Totoo din yan, kasi mahirap naman yung pagbintangan mo, akusahan mo yung isang bagay na walang kasalanan. Yes, totoo. Actually, kawawa naman. Mm. At tulad ng saging. Mm. Kung minsan may nasasabing allergic daw sila sa laging, sa saging, anong problema ng saging? Wala naman siyang ginamang kasalanan. Pero Doc, natural na natural yan. Mm. Ang tanungin mo, ano yung kinakain mong kombinasyon ng saging? Ay, totoo din. Baka hindi match dun sa saging yung kinakain mo. Pero yung saging, walang problema. Mm-mm. Pero Doc, naalala ko Doc, kasi diba, meron din tayong nire-remind sa atin pong mga manonood, no, na ang lahat ng sobra ay masama. Yeah. 'Di ba? Ayan, so kailangan po mga kaibigan, hinay-hinay lang din po tayo. Kapag sinabi na ng tiyan natin o ng utak natin na ay tama na yung papaya, nakakalahati ko na yung isang buo. Busog ka na po noon mga kaibigan, baka isukan niyo na po pag inubos niyo po yung isang buo. Ang papaya totoo lang, pag kalahati nga lang. Alam mo kung bakit ganun nararamdaman natin? Bakit, Doc? Kasi nakuha na niya yung enough eh. Yes. Pero kumain ka ng kanin. Ay, wala. Lalo na pag masarap yung ulam. Kung adobo pa yung ulam niyan, maalat-alat. Kasi mantala, busog na busog ka na, ang bibig mo. Sige pa. Alam ba kung bakit? Bakit to? Because come on, I need more. I didn't get anything out of it. I need more. Walang contentment. And then, sabihin, walang nakukuha, kaya ang katawan mo, hindi magpadala ng signal na okay na. Mm-mm. Hindi katulad ng kumain ka nga ng pakwan eh. Mga tatlong slice lang, mamaya, didigay ka na eh. Totoo, busog ka na. Yes. Nakuha mo na yung nutrients ganun na kailangan ng katawan. Ganun din naman yung mangga, pag nakadalawa ka eh. Sa ikatlo, parang over na eh. Yes. So, inyong ganda ng natural. Ayun. Eh, buko nga lang eh, baka isang baso ko eh. Oy, sa ikalawang baso, ayaw mo na eh. Totoo, Doc. Ikaw inyong na ganda ng natural, baka sabihin ng katunong, yes. I have enough. Yes. Eh, I'm ready for the day. Yeah. O, diba? Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman sa atin pong mga manonood, ano, mamaya siguro kung may mga magsisend pa ng kanila pong mga questions ay i-gather po natin yan. We would like to share to you as a continuation dun sa amazing fats natin, paano kaya natin talaga madidispose, maaalis sa atin pong katawan itong mga masasamang fats na ito. Now, we will have this topic entitled Recreation to Restoration. Ulitin natin mga kaibigan, recreation to restoration. Ibig sabihin pala, yung recreation natin sa exercise do, ay pwede palang ma-restore yung ating health. Kasi pag minsan, di ba, naku, ang dami ko na palang mga nakasabit sa tagiliran ko, sa tiyan ko, medyo hindi ko na nakikita yung paa ko pag minsan tinitignan ko. O kaya yung mga nakalaylay na ating pong mga adipose tissue sa ating pong braso. Kaya ito po mga kaibigan, i-share lang po natin yung ating pong nabitin nung last week dahil pinag-uusapan natin itong pinapalaman nating butter at yung ating pong pinapahid sa ating pong mga tinapay na mantikil or yung ating margarine. According to Harvard Health,
The truth is, there never was any good evidence that using margarine instead of butter cut the chances of having a heart attack or developing heart disease. Making the switch was a well-intentioned guess, given that margarine had less saturated fat than butter. But it overlooked the dangers of trans fats. Ibig sabihin, nasa category pala itong dalawang ito sa trans fats, which are, ito po yung mga dangerous fats natin. Grabe, Dok, no? Ito talaga yung papatay sa bawat isa po sa atin kapag hindi po tayo, wala tayong information, hindi tayo nagsaliksik, we are not asking for help kung paano ba talaga, ano ba talaga. Diba, Dok? Actually, yan yung pinakamadaling tanggalin, eh. Mm-hmm. Alam mo, nung nalaman ko lahat yan noon, hindi man ako nahirapan, eh. Praise God! Pero ang bahagi lang na ibig kong biginandaan dito, anything na nalaman mo na masama, pag in-overlook mo, mm-hmm. You will suffer. You will experience something doon sa tinatawag na kapalit ng pagdi-deny mo. Totoo. Kasi hindi po pwede mong i-overlook yung bagay na alam mo na hindi maganda sa katawan mo. Yes. Kaya marami yung nagkakaroon ng tinatawag na matinding trauma. Mm-hmm. Kaya ang mapapayo ko lang, napakinggan na natin ito, sana naman po ay magkaroon ng value yung panahon na lahat tayo ay nagdi-discuss tungkol dito. Mm-hmm. Kasi ito yung iintayin mo ba na magkasakit ka? Hindi na, Dok. Samantalang napakagandang mabuhay ng masaya. Yes. Alam mo yung karamdaman? Wala namang taong gusto magkaroon yan, eh. Totoo. Kasi pag nandun ka na, subukan mo mahiga na isang linggo, miss na miss mo, na lumabas ka ng bahay. Mm-hmm. At mga ibalik yung kalayaan mo. Alam mo yung mga nahihiga sa higaan, sa hospital, mm-hmm. doon nila na-realize yung kalagaan ng kalusugan. Alam mo, nangyari sa amin yan, eh, nung amiris ko yung nagkaroon ng breast tumor. Ako naman, 185 pounds ang timbang ko. Hypertensive. High blood na rin ako. Mm-hmm. Pero nung lumaya kami, talaman namin ganun lang pala kasimple yan. Kasimple lang. Para bang natalong kami sa tuwa na para bang nung araw kasi ang akala ko, ay mahirap labanan yan. Yung pala ang lalabanan mo, hindi yung karamdaman. Kundi ang lalaban mo, yung dahilan. Totoo. Sabi na, laban ako dito. Mm-hmm. Ang laban nila, kung kahit anong hirap ng abutin nila sa chemotherapy, mm-hmm. at kahit anong bigat ng radiation nila, titiisin nila kasi iniisip nila lalaban sila. Yes. Pero ang tanong, yun naman kaya yung laban na kailangan nila? Ano ba ang totoong kailangan labanan? Ano, Dok? Una-una, labanan mo yung katakawan mo. Totoo, Dok. Yung sarili mo yung kalaban mo. At pangalawang pakikipaglaban dito, panagumpayan mo yung pride mo. Patawarin mo lahat ng mga taong nagkamali sa'yo. Mm-hmm. At mawala kang alakang dadaling anumang bigat o stress sa puso mo. Kasi ang cost talaga ng karamdaman, kung gusto mo talagang lumapot ang dugo mo, malaso ng dugo mo, mamroblema ka sa buhay-buhay mo sa mundong ito. Walang perfect na kapaligiran. Yes. But to be honest with you, pwede nating tanggalin yung mga cost na yan. Totoo. Mahirap ba magpatawad? Hindi, Dok. Madali lang magpatawad. Kung minsan ng mga tao, madaling sabihin yan. Pero nandun din sa dibdib nila. Mm-hmm. Actually, totoo yan, Dok, no? Kasi sa atin pong mga manood, napapag-usapan lang po itong about forgiveness. Pero alam mo, Dok, no? Sa akin personally po, madali kong sabihin sa akin because I think pinagdasal ko din talaga to have a forgiving heart. Pero meron ako, Dok, mga na-encounter, no, sa atin pong mga manonood. I'm not sure if a friend of mine is actually watching now, but I know in her heart na nahihirapan po siya magpatawad. And I will continue to pray for you, my beloved friend. Ayon. Kasi ang hirap talaga, Dok, na may mabigat ka sa... Wala kang peace of mind if actually, you can't forgive. Actually, we are actually approaching the final end. Especially the things of what exactly happened. Mm-hmm. I know that we cannot just deny that. Especially the turnover, the rapid turnover. Especially yung nangyayari ngayon. Yung tinatawag na mga bagay na hindi natin po pwedeng i-overlook. Mm-hmm. I believe that this world will last longer. Mm-hmm. That we must understand the work of Jesus in the heavenly sanctuary. That while He's still there, holding the four winds, God's people must work together and be able to, ang tawag dito, forget and forgive. Ayon. Alam mo, pagka ako eh, tinanggal mo yung sama ng loob mo sa puso mo, sa ngayon sa pag-aaral, meron kang self-cleansing ng brain mo. Yes. Kaya yung bahagi na ganoon, ng simple lang pala, yung tinatawag na pakikipaglaban, ibig sabihin, lalaban ako sa sakit na ito. Mm-hmm.
ang tatanggalin mo, ang lalabanan mo, yung cost ng pinanggalingan ng sakit mo. Totoo. Kung sa pagkain, nagkulang ka ng nutrisyon, ibalik mo yung nutrisyon. Yes. Kung ang karamdaman mo, kulang ka sa exercise, mag-exercise ka na ma-oxygenate ang brain mo. Mm-hmm. At kung yung masamang pakaramdam mo, kulang ka sa tulog, matulog ka ng maaga. Totoo. Ang tanong, available naman siya. Yes. Ang point natin dito, ang healing, available yan sa loob nating katawan, pero hindi gagaling yan kung hindi natin kikilalanin at tatanggapin na itong walong utos ng pangkalusugan ang tanging kasagutan sa lahat ng karamdaman ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen. And I am actually encouraging all our viewers that we must value the eight laws of health. Amen. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin yung culprit ng hypertension, ng type 2 diabetes, ng heart diseases, ng kung ano-ano pang mga allergies, and that is yung pagkain po natin nitong mga masasamang taba, which is yung butter and then margarine natin. Now, may mga sa atin pong mga manonood, alam niyo po ba na may sagot ang Councils on Diet and Foods dyan? Because there's this olive oil na talagang sinabi po ni Mrs. White na binigay po sa kanya na vision ni God, na talagang sinabi po dito, olives may be so prepared as to be eaten with good results at every meal. The advantages sought by the use of butter may be obtained by the eating of properly prepared olives. The oil in the olives relieves constipation, and for consumptives and for those who have inflamed, irritated stomachs, it is better than any drug. As a food, it is better than any oil coming secondhand from animals. O diba? Diretso po yun, mga kaibigan, na talagang hindi po natin kailangang mag-second thought na, ay, pwede naman yung butter kasi mas malasa. Ay, pwede naman yung margarine kasi mas malasa. Pero ang hindi po natin alam, meron po bang magandang maidudulot sa atin yung dalawang yun? O pupunta tayo dun sa olive oils natin, or pupunta tayo dun sa flaxseed oil natin, or doon po sa chia seeds natin, or sa sunflower seeds natin, kung ano po talaga yung natural na may bibigay po sa atin na nutrisyon ng atin pong katawan. Now, alam niyo po, mga kaibigan, pinag-uusapan natin ang recreation to restoration. We believe na we need to recreate kung ano yung daily activities natin. We need to have a good routine, a beautiful routine na naka-inline sa principles ni God, and that is the eight laws of health. And kasama po doon, mga kaibigan, ang exercise. That's why in order for us to restore our physical body na binigay po sa atin ng Panginoon, kailangan po natin ng exercise. Alam mo, Doc, ang ganda ng simula. Nabanggit mo kasi yung olive oil. Ay, sige, Doc. Kaya may isuway dito sa 300. Ng Councils on Diet, the oil in olives is a remedy for constipation and kidney diseases. Amen. Yung pag ginagamit ito rin sa gallstone, sa gallbladder. Yes. Hindi lang pala sa gallbladder, kundi sa kidney. At makakatulong talaga sa constipation. Mm-hmm. Ito, vision to. Binigay sa kanya. Ang sabi pa rito, olives may be so prepared as to be eaten with good result at every meal. The advantages sought by the use of butter may be obtained by the eating of properly prepared olives. The oil in the olives relieves constipation, and for consumptives and for those who have inflamed, irritated stomach, it is better than any drug. As a good, it is better than any oil coming secondhand from animals. Mm-hmm. Just imagine that. Kaya, pero dapat lang alam natin kung anong klaseng olive oil. Yes, yung cold press or freshly pressed, hindi po dumaan sa heating process. Yeah. Ayan, okay. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin ngayon, kasi we need to restore our body. And another thing na ni-remind po sa atin po ni Mrs. White ay sabi dito sa education. Children should not be long confined within doors, nor should they be required to apply themselves closely to study until a good foundation has been laid for physical development. For the first 8 or 10 years of a child's life, the field or garden is the best schoolroom, the mother the best teacher, nature the best lesson book. Alam mo, Doc, dun pa lang. Sa simula pa lang ng pagpapamilya, sa simula pa lang ng paglaki ng bata, nandun agad ang guidance ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan prepare mag-exercise. Ko talaga yung country. Mm-hmm. Nakikita mo yung sikat ng araw, nakikita mo yung paglubog ng araw at mga magagandang iba't ibang kulay ng ulap.
yung kabukiran, kabundukan, at mga nilalang ng Panginoon na tanging Diyos lang ang merong kapangyarihan para maipadama sa tao na tuloy-tuloy tayong sinusuplayan. Unang-una, yung tubig na ginagamit natin sa araw-araw. Isang paalala na Panginoon ay patuloy na nagpapaalala na lahat ng iyan ay sa akin ang galing yan. Kaya bilang mga tao sa sanlibutan, hindi natin kayang mabuhay kung hindi ang Panginoon ang siyang nagkaloob ng lahat ng bagay na ating kailangan. At ang kapalit lang, pagmamahal, pagkilala, lalo-lalo na. Ano bang masterpiece tayo ng Panginoon? Sobra niya tayong minahal. Agreed. Kaya ayaw niya tayong mapabayaan. Kaya nga lamang tayo nagkakaroon ng kahirapan at problema sa buhay dahil tayo na rin mismo ang lumalayo doon sa tinatawag na tamang pagpapala na ibig niya na makamtan ng kanyang mga mahal. Amen. Thank And you God, so much, Lord. Really, hindi kayang sukatin yung love ng Panginoon sa atin. Kung ating titingnan yung mga blessing natin, yung mga tinatanggap natin sa Kanya araw-araw, to be honest, sapat na para lumuhod ka at sabihin mo, Lord, salamat. Lahat ng ito ay nanggaling sa iyo. Pati hininga ko. Kaya ang tangi ko lang magagawa, Lord, salamat po. Patnubayan niyo po ako. At magawa ko naman yung part ko na kilalanin ko kayo bilang manlalalang at siyang Diyos na dapat naming mahalin dahil kayo ang talagang totoo na tapat at nagbigay ng lahat alang-alang para lang kami magkaroon ng tunay na buhay na merong kasapatan at kaligayahan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, isa din pong study from health benefits of physical activity from National Library of Medicine, investigations have revealed, these are studies, even greater reductions in the risk of death from any cause and from cardiovascular disease. For instance, being fit or active was associated with a greater than 50% reduction in risk. Isipin mo, Doc, yung 50% pa lang na yon, exercise pa lang, na makakapag-reduce ng atin pong cardiovascular diseases or any inflammation sa atin pong katawan. Napakalaking bagay. Yes. E paano pa kung dinagdagan natin ang lifestyle natin, yung pagkain natin? Actually, diba, yung Doc? Exercise, sabi nga sa pag-aaral, 400% ang ini-increase ng human growth hormone. It means, hindi lang magpapalusog, anti-aging pa. At age reversal, yung gift. Pampabata. Yes. Pampabata. Totoo, Doc. Pero kita mo, marami yung mga active sa exercise. Ang gaganda ng sirkulasyon ng dugo nila, yung balat nila, magaganda yung kulay ng complexion nila. Dahil aktibo sila. At nakakakuha sila ng tamang hangin sa kapaligiran. Ayun, totoo, Doc. Alam mo, Doc, ang sarap kasing pag-aralan, pag-usapan, itong education, yung book na sinulat po ni Mrs. White. And this education, actually, this education book educates us na mga anak ng ating Panginoon na tayo po pala ay kailangan po nating gumalaw. Why? Because in education book, it states there, physical inaction lessens not only mental, but moral power. Last week, Doc, nabanggit mo ito, na talagang hindi magiging physically healthy or hindi tayo magiging healthy talaga as a whole kung tayo po ay may problema sa physical, may problema tayo sa spiritual, may problema tayo sa mental or sa atin pong emotional or moral power. Now, dito pala, physical inaction lessens not only mental, but moral. Isipin mo, Doc, yung values na natin to. The brain nerves that connect with the whole system are the medium through which heaven communicates, prefrontal cortex natin, Doc, yeah, di ba? Okay. With man and affects the inmost life. And whatever hinders the circulation, the electric current in the nervous system, thus weakening the vital powers and lessening mental susceptibility, makes it more difficult to arouse the moral nature. Ibig sabihin, yung pinaka-prinsipyo pala natin, Doc, hindi natin ma-exercise. Kung ano ang principle na pinigay sa atin ng ating Panginoon, hindi natin ma-exercise yun if we Actually, are not strong. Stress hormone o yung cortisol, when you are undergoing a regular exercise, na re-release yan through sweating. Kaya yung diaphoretic therapy, one of the best way, especially when you are promoting a, what you call it, natural way or natural healing, para magkaroon ng tinatawag na pag-boost ng immune system, kailangan magkaroon ng pagpapapawis. Yes. At ang isa sa ginagawa dito,
ay nagkakaroon ng scrub. I-scrub din mm-hmm. yung katawan mo para mawala yung bara mm-hmm. ng mga pores sa balat mo. Yes, ma-o-open tapos siya. I-steam ka ngayon ay, para sarap. Pawisan ka. Yes. Ang tawag dyan, diaporetic. Mm-hmm. So once na pinawisan kayo, nakaklans ang katawan mo. And then at the same time, pag tama na yung kinakain mo, mm-hmm. at the same time, pinag-aralan na yung regular exercise na yan, actually, ang tawag dyan, anti-depressant medicine. Mm-hmm. Kung ayaw mo ma-depress, magpapawis ka. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, ang sarap isipin na connect-connecta siya. Because, remember, Dok, diba, there's this episode na we're talking about mind, character, and personality. Kung ayaw nating ma-depress, we need to go out. We need to run. We need to socialize. We need to remove all the toxins in our body, and that is exercising. Kailangan natin magpapawis. Kasi kailangan talaga merong magbigay ka ng panahon, 45 minutes a day. Yes, totoo. 1 hour kung kaya mo. Mhm. Wag naman yung maghapunan. Oo naman, Dok, di ba? Eh, kawawa ka naman, baka mawalan ka na ng dehydration ng abot mo. Baka mawalan ka na ng parts sa paghahanap po eh. Pag nawalan ka ng pera, stress din yan. Totoo din, Dok, di ba? Kailan meron ka rin balance. O kaya magtanim ka para may ahanihin ka. Yes, totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, pinag-uusapan na natin tong exercise sa atin pong mga manonood. Ako, personally, Dok, meron tayong hinanda sa atin pong mga manonood. This is a healthier way to look at body fat. Ibig sabihin, mas maganda nating tignan yung body fat, hindi yung masakit sa mata. Ano yung una? There are different ways to burn excess or stored fats. Yun po, yung nakalaylay sa mga braso natin, yung sa atin pong mga belly, sa chan natin, yung ating mga bilbil, at yung atin pong mga thighs na naglalakihan at hindi siya toned, at yung atin pong mga legs. Ngayon, mga kaibigan, ang actually, tanong ko... Actually, killing yan eh. Oy, totoo doon. Pag hindi mo yan in-overcome, ikaw naman yung i-overcome yan. Yes. So, bigyan ko lang konti daan yung tinatawag. Dahil pinag-usapan kasi natin dito yung the best way of... exercise for the heart. Mm-hmm. Alam mo yung high intensity? That's one of the best one. Ayun. To boost the immune system. Yes. Yun talaga yung heart mo, ibigay mo lang. Mm-hmm. 30 seconds ka na kung kaya mo pagurin, and then 90 seconds ka maglalakad. O kaya maglalakad ka ng pahon, tatakbo ka. Mm-hmm. Pag hingal na hingal ka na, bababa ka ngayon. And then pag nagawa mo yun in 15 minutes, even 15 minutes once a day is good enough. Amen. Alam mo, Dok, no, saying that, no, pasok yan. Pero maganda yan. Sa fresh air. Yes, totoo yan. Alam mo, Dok, pasok yan doon sa atin pong exercise, sa atin pong mga manonood. Kasi we have this so-called resistance training. Anti-aging or resistance. Pala yung high intensity. Yes. At napakaganda sa heart. Totoo, Dok. Ayan. Meron tayong tinatawag sa atin pong mga manonood na resistance training or resistance exercise. Paano kaya to? Ibig sabihin pala, Dok, ito ay nakakatulong sa older men. Dok, wala naman akong pinapatama, pero ito po ay nasa study natin, mga kaibigan. Marami ang nasasabi, kung tatanggalin ko roto, batang-bata. Bigote ko, okay ako. Kaya lang sanay na eh. Yes, ayan. Okay, ito na. Sabi po dito, mga kaibigan, na ito palang resistance training natin, it actually loses excess stored fats by increasing muscle mass. Ibig sabihin, yung binabanggit kanina ni Doc, for sure, Doc, yun ang experience mo, yun ang ginagawa mo. Kaya ka nag-gain ng muscle. Yeah. Okay. So, ibig sabihin, instead of yung mga stored fats na yun, na-burn siya at nagiging turned into what? To muscles. So, ibig sabihin pala, itong mga muscles natin, talagang dapat itone natin para actually, iyan ay magkaroon ng... Actually, yung fasting din, yung 16 hours ka, na hindi kumain, to 18 hours, actually, i-burn ng katawan mo yung nakain mo na fats eh. Gagawing energy. Ayun. Kaya tama pa rin yung huwag kumain ng hapunan. Totoo, Dok, di ba? Para magawa ng katawan mo yung trabaho niya. Na bago ka uli gumising sa kinabukasan, tapos na yung problema. Yes. Nagawa na nila yung trabaho nila. Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kanina binabanggit ni Dok, ilang minutes, Dok, yung sa'yo, yung sa exercise mo? 30? Actually, 1 hour ako dun sa, naglalakad ako sa ano. Sa grass. Sa grass. Ayun, 30 minutes. At nandun yung upo-tayo. Mm-hmm. Tapos magpupusap ako ng 30, 40, 50. Ayun, yun tatlong yung count. Tatlong repetition yun. Okay. Una 30, pangalawa 40, mm-hmm. pangatlo 50. Okay, naku, talagang tapos malakas. Tapos tayo upo, 30, 40, 60. Okay. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, ayan, binabalikan natin ha. Tapos yung nakatayo ka, yung paa mo, inaangat mo yung katawan mo, mm-hmm. 100 ako dun. Ayun. 3 times. Okay. Parang yun yung pinaka-cool down tapos, mo, Dok. Tapos ang pagitan nun, naglalakad ako. Ayun. Yun yung pinaka-rest mo, nag-cool down ka na. Alam nyo po sa atin pong mga manonood, yung binabanggit po ni Dok, this is moderate intensity aerobic exercise. Good for your heart. Good for your muscles. Katulad po ng brisk walking, yung paglalakad ni Dok sa damuhan. Ano pa
pa, cycling, kung nagbabicycle po kayo, mga kaibigan. Maganda naman naglalakad kayo sa Damuhan, nandun yung tinatawag na electron. Yes. Kasi we need more power. Mm-hmm. We need to recharge yung ating kuryente. Totoo. Ang brain natin, napakatinding gumamit ng kuryente ito. Kaya kung kulang ka sa kuryente, paano na? Totoo. Kaya yung patch na yan, nagiging kuryente rin yan. Ayun. Kaya kung tayo meron tinatawag na mga pinag-aaralan natin, di ba? Naglalakad ka sa Damuhan, sa Putikan, or whatsoever, ito po yung blessing na kailangan nating malaman, yan ang ating pinanggalingan. Huwag naman nating layuan. Totoo. We need to be close to nature. Yes, ayan. Ito na, sa atin pong mga manonood, kanina pinag-usapan natin yung brisk walking, yung cycling, kung nagbabicycle po kayo, kung nagsiswimming po kayo. Pero hindi ko ma-recommend ang cycling. Ay, totoo din. Kung nasa kalsada. Ang dami na ako nakita. Yes, lalo na kung city. Ang daming namamatay at pollution. Ayun. Isa pa din. Bakit na lang, punta ka na lang sa isang fresh air na lugar, mm-hmm. at meron kang bike na lang na hindi na tumatakbo. Ah, okay, stationary bike. Ayan. Okay, ayun, okay. Ito kasi po, ang dami ko nakita, nabubuwal eh. Ayan. Kawawa eh. Totoo din, Dok, ang mga accidents. Paano kung lukuloko yung mga katabi mo? O, paano yes. na? Alawa ka man lang protection. Totoo. Tatama lahat ng katawag, gugulong ka. Mm-mm. Alam niyo po ba, mga kaibigan, in a week, tayo po, ang suggestion po is kailangan meron daw po tayong moderate intensity na mga exercises, and that is 150. So, ibig sabihin pala, Dok, let's say, kunyari, sa in a week, ang rest day mo doon ay Saturday at Sunday dahil magsisimba tayo ng Saturday, maglalaba ka, family day ng Sunday. Gagawin natin doon sa 5 days na yon, take to 30 minutes. Alam mo, talaga kay Doc, talagang, ano eh, talagang sobra, paano ba to? Talagang nakafocus ka talaga doon kasi 1 hour. Yung ko pagising sa umaga, ulang eh. Yes. Eh, meron pa akong basketball niyan, yung mag-shooting. Oo, di ba? Talaga yung exercise. Ng ups and downs. Kasi yung immune mo kasi, kailangan ding mag-bounce ka sa earth eh. Kasi ano yan eh, magnetic eh. Pag tumatalon ka, yung katawan, grounding natin. Yung talagang malaking tulong talaga. Ayun, yung okay. balancing ng katawan. Yes. So, kasi at pag least, may edad ka na, kailan yung balance mo kung pababayaan eh. Mm-hmm. Parang lakad mo diretso. Totoo din, Dok. Diba? Lalo na kapag nagkakaroon po tayo ng edad. Ayan, Dok, pasintabi lang no, sa atin pong mga manonood. Yung, pero to be honest with you, kung pag-aaralan mo yung mga nakaraang kapanahonan during the time nung 900, 800 ang edad, actually, yung edad ko, hindi naman to yung matanda eh. Totoo. Para sa akin, bata pa. Kabataan tong edad ko eh. Yes. Mm. Ayan pa yung kasiglahan mo, kumbaga, sa isang kabataan. Sa tingin ko lang, sa sarili ko ngayon, mas okay ako ngayon eh, kaysa nung araw eh. Bakit ka mo? Kasi wala na akong, ala akong extra na dala-dala sa akin dyan. Yes, totoo din. Pangalawa, lina-lina ko. Mm-hmm. Totoo yan, Dok. Talaga naingatan wala mo talaga. Wala naman akong maintenance. Yes. Magpa-check up naman ako, okay naman lahat. Mm-hmm. Eh, ang problema naman, mangyayari lang yan pag nagdala ka ng problema sa katawan mo. Totoo. Actually, ang laban ko lang naman yun, to be honest with you, stress eh. Pero ang ginagawa ko naman, hindi ko na ini-entertain. Kasi pag in-entertain mo yung stress, well, talo ka. Totoo, Dok. Diba? Wala namang, kumbaga sa punching bag, ikaw lang yung gagalaw. Ang stress, hindi naman yan gagalaw eh. Yung utak natin, mga kaibigan, yan ang mai-stress. Kakaisip natin doon sa stress. Kung may problema sila at sinishare sa'yo, huwag mo nang pakialaman yung problema nila. Totoo. Yeah. Diba? Pagdasal na lang natin sila. Ang importante, ikaw yung magbigay ng problema. At kung meron man silang mga bagay na hindi magandang iniisip sa'yo, patawarin mo na lang sila. Totoo. Diba? Importante, hindi ko yung gumagawa ng ikasasakit ng loob nila. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, I remembered my mom always tell me sa amin pong mga kakapatid. Sabi niya, mas maganda na anak na makakita tayo ng ugali sa ibang tao kaysa tayo yung makitaan ng masamang ugali. Yeah. Diba, Dok? Yung din sabi ng aking magulang. Ayun. Diba, Dok? Hindi bali talaga na ikang tayo yung makasubok, huwag lang tayong masubukan. Totoo, di ba? Mas okay na tayo, hindi tayo yung mapintasan, pero kung ano na lang yung nangyari sa kanila, ipagdasal na lang natin sila, no? Sa atin pong at mga manood. Kung mapintasan ka naman na wala ka naman ginagawang mali, eh, bakit mo naman po problemahin? Totoo, kung wala kang ginagawang masama, di ba, Dok? Ayan. Ayan yung tinatawag natin na may peace pero, of mind tayo, alam mo ba, kaibigan. Ang dali lang pag-usapan yan, pero yung sinabi nga na application. Yung pagpapatawad, anything na ginawa sa yung hindi maganda, patawarin mo agad. Mm-hmm. Madali lang pakinggan at madaling pag-usapan, pero sa actual, lahat tayo may problema dyan. Yes, totoo. Pride yan eh. Totoo. Yung application, yung nature ng tao, kailangan po talaga natin ipag-prayan. Lalo aminin na natin na lahat tayo ay nahawahan ng virus. Yes. Ng pagiging hipokrito. Oy, totoo na kung yan. Pagka minsan, mag-judge tayo. Pag sila, pwedeng hatulan na. Pero pag ang tanong, tayo, yung sarili mo,
paano na? Yes. Perfect ka ba? Kaya nga. Kuminsan ako, sige, ano nyo na yan? Mm-mm. Pero ang point, kamusta naman kaya tayo? Yes. Kaya importante sa pangkita mo nangyari kay Mary Magdalene. Mm-hmm. Hinatulan eh. Totoo. Silya elektrika yun during the time eh. Wala nang lusot yun eh, huli eh. Yes. Papatay na. Mm-hmm. Pero anong pinakita ng Panginoon? No. Alam niya na hindi ka po pwedeng humatol. Mm-hmm. Dahil ang Panginoon nakakaalam lang. Yes. Kaya walang nakabato sa Kanya. Totoo. Kaya nakapagbagong buhay siya. Amen. Ganun din naman ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung may nakikita ka mga nagkakamali, huwag mo naman silang hatulan. Mm-hmm. Journey nila yan. Yes. May sarili tayong journey sa ating buhay. Yun na lang yung pakialaman natin. At kung sa ating mga iglesia, maraming mga may mga kahinaan or whatsoever, pagmamahal na lang ipalit natin dyan. Amen. At kung meron mang hindi kaya mag-lifestyle diet, eh huwag naman natin gamitin ito parang test ng fellowship. Totoo. Ano magagawa natin? Individual yan. For example, yes, tinuturo natin itong healthy lifestyle. Mm. Eh sa loob ng ating iglesia, maraming hindi kaya na mag-vegetarian. Mm-hmm. Wala tayong magagawa dyan. Kani-kaniya lang yan. Mm-hmm. Journey nila yan. Totoo. At ang Panginoon pa rin na nakakabasa ng mga puso ng bawat kapatiran. Amen. Hindi tayo dito para humatol. Yes. Tayo narito para ituro yung lifestyle. Amen. Na may bahagi sa pagpapakabanal. Amen. Na yung restoration na binabanggit mo kanina, na binanggit nga doon sa page 17 ng Council on Health, his mission is to give it back complete restoration, not only in health, but perfection of Christian character. Amen. Kaya bahagi yung recreation sa restoration. Yes. Yun yung 8 laws of health. Amen. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin, di ba? Napaka-broad, mga kaibigan, itong topic natin. Bakit? Kasi yung exercise, it's not just physical exercise. Yung exercise na yon, it's an execution of our nature towards an individual. It's an execution or ano yon yung doon natin makikita kung ano na ba yung naipon natin, ano na ba yung pinaghirapan nating nature dito sa lupa in preparation doon po sa atin pong heavenly kingdom na inihahanda ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Di ba, Doc? And yun yung kailangan natin ipanalangin na sana yung nature na binubuo natin dito, yung pinaghihirapan natin dito everyday, mga kapatid, ay yun yung nature na nakalagay po sa Galatians chapter 5, 22-23, which is the fruit of the Holy Spirit. Kaya nga binanggit sa Matthew 5:48, yung be ye therefore perfect eh. Even as your Father in heaven is perfect. Yes. Yung piniliwanag dun sa 5:44, na mamahalin mo pala yung kaaway. Mm-hmm. At mamahalin mo yung mga kapitbahay. Totoo. At ang isa sa mga kapitbahay, yung pamilya mo, yes, anak mo, katrabaho mo. Trabaho yes mo. Mm-hmm. Na ito yung point na sabi nga eh, kumbaga sa iglesia, maraming iba't ibang ugali ng kapatiran. Mm-hmm. Paano ka masasanctified? Alam mo, minabasa akong quotations kay Ellen G. White sa letter, something hahanapin ko, na part pala ng sanctification, yung makayanan mo na mahalin yung mga kapatiran na hindi kasing abot nung naabot mo. Totoo yan, Dok. Para mahirap gamitin yun para hatulan sila. Yes. Kundi maabot mo sila sa pamaraan na makita nila yung ebidensya at pagkakaiba nung lifestyle na nakikita nila. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda nung sinabi mo na ibahagi natin sa iba kasi yung iba, natutunan na natin. Parang yun ang iniiwasan ko, pinipreko sa Panginoon, na huwag ko namang ipukul. Komo ako, nandito na. Yes. Naka-overcome na ako. Na i-compare mo yung iba doon. Oo, sa narating mo na. Kasi kung pagkaminsan, sa halip na mapalapit siya, napapalayo lang. Yes. Kasi ang sabi nga, yung pagdadala ng liwanag eh, pagbigla mong nilagay sa mata nila, kuminsan, nagluluha pa. Totoo. Pero kung kailangan mong maipaliwanag yung reason kung bakit kailangan nating mag-change na yung lifestyle, unang-una, pag dumating ang karamdaman, totoong napakahirap ang dinadanas at pinagdadaanan ng mga tao sa kapaligiran na ang kapalit lang pala para hindi na tayo magdanas ng ganyang kahirapan, bumalik tayo sa kautusan ng batas ng pangkalusugan. Amen. Alam mo, Doc, ang sarap pag-usapan ng health, mga kaibigan. Ang bilis ng oras natin. Kaya nga, sabi nga, pag pinag-usapan ng pangkalusugan at pag pinag-usapan ng pagbe-vegetarian, walang personalan. Uy, totoo, Doc. Hindi trabaho lang, kundi ministry lang po, mga kaibigan. Wala tayong pinatatamaan. Yes. Pero yung mga nasasaktan, mag-vegetarian. Totoo din yan, Doc. Wala na tayong mararamdaman sa ating katawan. Yes. Para wala nang aray. Yes, totoo, Doc. Walang aray ko, ang sakit ng kasukasuan ko. Saka yung ang paalala ay gamot.
Yes, sa taong. Ayaw mag-vegetarian. Yun nga. Ayan. Sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan lang po natin ang recreation, which is exercise, to restoration para doon sa physical body na binigay po sa ating original ng Panginoon. Wala pong, wala pong sakit, walang karamdaman. Isang napakagandang healing ng body. Alam mo, yung maging masaya ka araw-araw. Amen. Yung lagi kang... May peace of mind. Yung nakangiti. Di ba may kanta, A Merry Heart? Yes. Do it good like a medicine. Mm-hmm. A merry heart. Do it good like a medicine. Like a medicine. Is a merry heart. A broken spirit. Dry at the bone. But a merry heart. Is the joy of the Lord. Di ba napakaganda? Ang sarap kantahin. Anong reason para malungkot ka? Yes. Sabi nga, life is too short. Mm-hmm. Pahirapan mo pa. Hindi na. Kaya, I mean, di ba mayroon pang isang kantang napakaganda yung... Ano nga yan? Ligaya ng buhay. Mo, ang ganda niyan eh. Nako, hindi ko alam kung ready Ligaya ako, mga kaibigan. Ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya'y makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ano pang hanapin natin? Totoo, Dok. Diba? I praise God. Kumbaga sa nagluluto eh, maluluto na yung sinaing eh, iniintay na lang natin yung pagdating niya eh. Mm-hmm. Alam naman tayong ginawa dun eh, Panginoon lahat na naghanda nun eh. Yes. May mansion ka pa, yari na, pupuntahan mo na lang. Mm-hmm. Ang kapalit lang naman, pagmamahal, maging maligaya at masaya bilang kapalit naman, kailangan ibahagi mo sa iba. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa ating mga manonood, napakalawak po ng exercise. Kanina, napakanta kami ni Doc. That's exercise para sa amin pong mga vocal cords and diaphragm. Alam niyo po, mga kaibigan, tatapusin natin ito ng may magandang paalala po sa bawat isa po sa atin. Exercise, 30 minutes to 1 hour per day. Siyempre, yung 5 days po natin yun, ay enough na po para po magkaroon tayo ng magandang physical body. And not only that, kailangan po nating i-trim. Kailangan natin tanggalin at bawasan yung atin pong mga kinakain, especially doon po sa atin pong butter, sa atin pong, actually, hindi pala bawasan. Tanggalin talaga natin yun. Tanggalin talaga natin yung atin pong butter at yung atin pong margarine. Dahil trans fats po ito, basura lamang po ito, mga kaibigan. These are just ibig sabihin yung, preservatives, yung, diba? Kunyari, yung mantikilya, ay tinanggal mo, matapos mong madinig ito, ibig sabihin, normal ka. Yes. Pero pag alam mo na, na ikamamatay mo, delikado ito. Totoo. Ibig sabihin, may problema ka na. Yes. At yung problema na yon hindi sa tiyan. Ito po ang problema, mga kaibigan. Meron ka ng brain disorder. Ayan, naku. Ang hirap nun. Walang kinalaman dito sa, for example, hindi ba pag naglalakad ka, alam mong tibag yung pupuntahan mo, didiretso ka ba? Oh, hindi, Dok. Di ba? Mag-iingat ako. Lilihis ako. Lilihis ka. Ganun lang kasimple yan. Grabe, Dok. No? Kunyari, nagdadrive ka. Mm. Alam mo na merong kanal doon sa kaliwa. Mm. Iiwas mo yung manibela. Siyempre. Kundi mahuhulog ka. Ang brain mo active pa. Amen. Kung nang iniwan yan, alam mo na mantikilya ay delikado na. Mm-hmm. Kung normal ang isip mo, sasabihin mo, goodbye mantikilya. Yes. Palitan ng flaxseed oil. Amen. Palitan ng olive oil. Yeah. Di ba? Ang sarap pag-usapan, mga kaibigan, itong good fats ito natin. Ito yung binanggit ni Miss White sa 164 nitong Council on Diet, yung break. Ito, tingnan ko lang, mahaba ng konti. Sabi dito sa break, ito yung sikreto ng pampahaba ng buhay. Eh. Merong pampeksi at merong pampahaba. Ito, pakibasa mo lang to. Sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. An appeal to a fellow worker. The Lord has chosen you to do His work, and if you work carefully, prudently, and bring your habits of eating in strict control of knowledge and reason, you would have many more pleasant, comfortable hours than if you acted unwisely. Put on the brakes, hold your appetite under strict charge, and then leave yourself in the hands of God. Prolong your life by careful supervision of yourself. Ang ganda do?
pwede naman palang pahabayin. Yes. And leave it everything to Him. Amen. Pero kailangan ng put your brake. Yes, you need put we need to brake. Be strict. Yeah, strict. Yes. Mm-hmm. Hindi po pwede yung wala. For example, alam mo na yung mantikilya. Eh, brake. Totoo. Sorry. Mm-hmm. Control. Yes. And then the Lord will take over. Amen. Pahabayin ng Panginoon ang ating buhay. Ayan. Kaya nga ang buhay ay regalo. Amen. Na regalo ng Panginoon sa pinagkalooban. Totoo, Dok. Sa atin pong mga manonood, sobra po ang aming pasasalamat dahil sinamahan niyo po kami at nakinig po kayo sa atin pong mga tips, sa atin pong mga napag-usapan ngayon, and we hope and pray na yung mga katanungan niyo po ay atin pong sasagutin sa next natin pong episode. And not only that, alam niyo po ba na sabi po ni Dr. Apovian, but if you want to lose weight, you can't count on exercise alone. You will also need to reduce your calorie intake, yung kinakain natin, and to help keep it off, you need to do resistance training at least 2 to 3 times per week. Mabait pa si Dr. Apovian. 2 to 3 times a week. Pero ang shinare namin ni Doc, 5 times a week, tapos 30 minutes lang, 30 minutes to 1 hour. Bakit? Kasi we need to have a routine. Kailangan natin ma-exercise na pagdating sa langit, ang exercise natin ay physical. Di ba, Doc? Magtatanim tayo, mamimitas tayo, kakain tayo, maglalakad tayo, magbibigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. At kailangan po natin ng magandang pangangatawan pagdating niya. Ngayon sabi, in a little while, we're going home. Amen. Kaya sa atin pong mga manonood, samahan niyo po kaming muli next week, alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. At sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Education. The whole body is designed for action. And unless the physical powers are kept in health by active exercise, the mental powers cannot long be used to their highest capacity. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dokta. Ama namin Diyos, kami po ay lubos na kumikilala at nagpapasalamat sa kabutiang loob na patuloy naming tinatanggap na sobrang niyo kaming minahal, pinagkalooban ng lahat ng pangailangan. Kasama na po dito yung liwanag ng pangkalusugan na walang sinuman na makaranas ng kahirapan, paramdaman na dulot ng pagsalangsang sa inyong kautusan. Panginoon, tulungan lahat kami na maging matalino na lagi naming isipin na hindi namin pag-aari ang katawan naming ito. Maging tapat kami sa pinagkatiwala na kayo mismo ang nagkaloob at nagbigay ng buhay sa bawat tao. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kalakasan, kapangyarihan, na aming mapaglabanan lahat ng kapamaraanan ng kaaway, na huwag kaming mahadlangan dahil alam namin, Panginoon, na ang mundo na aming inilalagyan ay mundo na punong-puno ng kaguluhan, na walang tunay na kapayapaan at kaligayahan. At isang bahagi lamang po ang aming naintindihan. Kaya po ninyo ibinigay ang inyong buhay para bayaran ang lahat ng aming mga katalanan at kaming lahat ay magkaroon ng karapatan na magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan lahat kami, pati ng aming mga nanunood ngayon, na bigyan kami ng positibong kaisipan na huwag kami tumingin sa likuran at sundin namin ang bawat liwanag ng katotohanan na walang isa man sa aming Panginoon na aming mapabayaan ng kayamanan ng kalusugan. Pagpalain ang lahat ng mga manggagawa, ang aming institusyon na inyong ginagamit para lalong mapalawig ang pagdadala ng pabalita, lalo-lalo ng unang anghel ng pagbibigay ng First Angel's Message na kasama rito yung Give Glory to Him sa pamagitan ng pag-iingat sa aming kalusugan. Patawad niyo pong lahat, Panginoon, ng aming mga nagawang kasalanan. Bigyan kami ng panibagong katiglahan at lagi kaming sumunod sa inyong kautusan at mamuhi kami na may kibanalan at kami makapagbigay luwalhati sa Diyos na sa amin ay nagmamahal. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming kahilingan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po sa atin pong mga manonood, subaybayan niyo po kami sa GSAT Channel 37 dito po sa Hope Channel North Philippines. At nawa po ay na-bless po ang bawat isa po sa inyo at nawa po ay ipanalangin niyo po ang bawat isa po sa amin at tayo po ay magdalangin ng mga kaibigan. Stay healthy everyone. Muli po ito po si Gladys Manuelos. Kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.